us better than yourselves. Let each of you look not to your own interests, but to the interests of others. And let the same mind be in you that was in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not regard equality with God as something to be exploited, but emptied himself, taking the form of a slave, being born in human likeness, and being found in human form, he humbled himself and became obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore, God also highly exalted him and gave him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bend in heaven and on earth and under the earth, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Now, meron po ditong kakaibang pangyayari na pag tinignan po natin ay isang bagay po na mahirap po magawa. Yung dito po yung sinasabi po ni Pablo, no, na si Jesus ay kahit na siya po ay Diyos, hindi po niya ginamit ang kanyang pagiging Diyos para makaangat sa iba. Now, ano ang pinag-uusapan po niya dito? Ang pinag-uusapan niya po dito is the concept of taking away our blind spots. Now, lahat po tayo to a certain degree bulag. Paano po natin alam po yan? You know, minsan ang nagiging problema po natin ay dahil sobrang totoo ng pinagdadaanan natin, pakiramdam natin, walang ibang mas mahalagang pinagdadaanan kaysa yung pinagdadaanan natin. Diba? Sometimes it feels that way. Na minsan ang sarap sabihin, hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Diba? Now there's a very, very real truth there. Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng ibang tao. Hindi po ba? Ang bawat tao, kahit gano'ng ka maligaya, kahit gano'ng ka nakangiti, mapapansin natin may bit-bit yan. Yan ang katotohanan ng buhay, na lahat po tayo may pinagdadaanan. Ngayon, ano ibig sabihin po niyan? Sino nagsasabi ko ang pinagdadaanan ng isang tao mas mahalaga kaysa sa pinagdadaanan ng kabila? Diba? Pero pansinin po natin, bakit sa sarili nating buhay, sa sarili nating pamamaraan, we treat our own journey as more important than everyone else's? Di ba po? Why is it that we are more than willing to take advantage of other people just so that we can advance our own journey? You know, that's the reason why ang pakiramdam ko po, ang panahon po natin ngayon, masyado pong maraming pa-victim. Agree kayo? Diba? Ang daming pa-victim po sa panahon na to. Bakit? Feel po nila na sila lang may pinagdadaanan eh. Now, I get it. Sometimes it hurts, but that's the reason why it's a challenge. Our challenge is for us to be able to take away our blind spots. How? Sabi nga po ng mga Indians, walk a mile in a man's moccasins. Sorry, Native Americans. Being politically correct. Walk a mile in a man's moccasins. What was so important about what Jesus did? Hindi po niya ginamit ang kanyang pagiging mataas para maghusga ng kapwa. In fact, sabi po, if we look at it another way, the very reason why Jesus was crucified was because he refused to use his status. Ulitin ko po ha. He refused to use his status. Sometimes that's what our problem is. Masyado nating feel ang ating pagiging panalo. Sometimes we look at it as a problem in terms of work. Yung tipong pakiramdam natin ang tao, yung pagkakasimula pa lang niya sa trabaho, tayo matagal-tagal na tayo, bawal niya tayo kausapin hanggang may pinagdaanan siya. Diba? That's why maraming tao po, diba, pag pumasok sa office, agad-agad binibimbang. Bakit? Ah, kasi ako, pinagdaanan ko na to. Sino ka ba? Diba? Maraming beses pag pumunta ka sa school, sino ang binubuli? Yung mga bago. Bakit? Tawag dyan, hazing. We judge when people are not like us. In fact,
isa sa mga pinakamalalang perpetrators of this type of thinking is us, Christians. Tanong, sa totoo lang, hindi ba naalala po natin, nagkaroon po ng phase ang Christianity in our country na hindi pwede may pagkaibigan ng Kristiyano sa hindi-Kristiyano? Anong klaseng kalokohan po yun? Can you imagine if Jesus just chose to go with the religious? E di sana wala na po tayo. Tingnan niyo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, impyerno ka na sana. Sayang, de joke. Diba? Yun yung isang malaking kasalanan natin. We look at ourselves higher than we ought to. Pag tinignan natin, it was totally opposite what Jesus was doing. Sabi po ni Leonard Sweet sa kanyang librong The Bad Habits of Jesus, tingnan niyo po to. What was one of the bad habits of Jesus? Sabi niya, Jesus broke the rules. Ano yung sabihin po nito? From healing on the Sabbath to eating with unwashed hands and unclean people to allowing his disciples to swipe food from another person's field to declaring himself God, Jesus flouted rules, violated taboos, and promoted behavior nightmarishly wrong in the eyes of the establishment. Jesus, pahingan niyo po ito, no? Would break the rules to bless you. Jesus would break the rules to bless you. Jesus wasn't just terrible at keeping the Sabbath. In the eyes of the religious establishment, he sinned against the God of the Sabbath. A Jesus world was a world turned upside down, as frightening to the powers that be as nuclear fission and fallout. No wonder the authorities began to track every move he made. Jesus broke not only religious rules, but also cultural rules. Bakit? Sipin niyo po ito, no? Unang-una, hindi siya nag-asawa. Ano daw sabi ng mga Hudyo? 7 things are condemned in heaven, and the first of these is a man without a woman. Grabe, no? Sino po dito single? Yan, agad-agad. Kasalanan daw kayo sa langit. Buti na lang may Jesus, no? Isip ko, sabi ko, tindi, no? Kaya alam niyo po ba yun? Ulitin ko po yun, no? Buwan ng pag-ibig. Sana, walang maghanap ng date sa Feb 14. Sabi ng mga tao, kung sino man ang walang date sa Feb 14, naghihintay lang ako ng text. Sabi, kalokohan talaga. So ano, gagawa tayo ng decision na mali because cultural ideas are telling us to do something? Now ito ha, papaalala ko po, 51% of all marriages end in divorce. Okay? Get married for the wrong reasons and imbis na maging blessing yan, sumpa yan. Hindi ko yan iniimbento ha. The science is in. Be fruitful and multiply is not literal. If it was literal, di dapat ang unang ginawa ni Jesus, nagkaroon siya ng anak. But, by us carrying the name Christian, did not Jesus multiply himself? Yung mali natin eh. Yung akala natin lahat ng buhay is about, kinakailangan ko ng jowa. Kalokohan. Sumpa yan. 51% ends in divorce. 47% of those who remain end up less happy. Grabe, no? Sige, asawa pa. Pagbigyan niyo ako, kasi alam niyo po yun, nagkaroon ako ng very, very interesting conversation. Marami pong gusto magpakasal sa akin, mga bata. And alam niyo po yun, by and large, when I counsel younger people versus older people, iba yung counseling ko po. Siyempre, magkaiba yung pangangailangan. Yung tipong kung 35 anyos ka na, gusto mong magpakasal, sige, go na. Alam mo yun, medyo ayos ka na eh. Pag 18 ka pa lang at gusto mo na magpakasal, gusto ko muna tadyakan yung tao. Di ba? Sabi ko, ang daming gusto mong pakasal. That's why ako sabi ko, I warn people first.
I hope you understand. Marriage will not solve problems. It will create more problems. So why get married in the first place? Some are given marriage, some are given singlehood. Some are made duo, some are made solo. If you're made duo, well then, that's the cross you have to bear. If you're made solo, that's also the cross you have to bear. Lahat yan may cross na bit-bit. Huwag tayo maniwala sa Disney. Malaking kalokohan ng Disney. Walang happily ever after. Diba? Kaya alam niyo po yun, we need to address the elephant in the room. Kaya sabi niyo, Jesus didn't break rules just to be a rebel. Jesus had something greater to show us and tell us every time He pushed the envelope. Ano ba yung maganda, yung mas malaking bagay na pinapakita niya? Jesus had an overriding wild card rule. Break any of the rules of the Sabbath sooner than do anything outright unkind or unloving or unsupportive of life. Mas maganda nang lumabag sa batas kesa sa gumawa ng kasamaan. Yun ang punto niya. Always support life. To support death, not life, may be the ultimate sin against the Holy Ghost. He didn't so much reject the law as revision it the way God intended it whenever its interpretation by the institution did harm to people. Because what mattered to Jesus was not keeping the law, but helping hurting people. Bakit radical ang pagmamahal ng Diyos? It's because it is not rule-oriented. It is relationship-oriented. Ang difference between rule orientation and relationship orientation is this. Pag batas, pag may mali, sa batas may mali at tama. 'Di ba? Sa relationship, may nakakabuti at nakakasama. Now, hindi lahat ng tama nakakabuti. Hindi lahat ng mali nakakasama. 'Di ba? That's the reason why when we understand love in its truest sense, it is always understanding. Diba? Why is it at the center of the 1 Corinthians 13 psalm or rather hymn of love, sa gitna of it all, meron nakasulat, love keeps no record of wrongdoings. Sa gitna ah, merong mga positives and negatives sa gitna. Love keeps no record of wrongs. Maybe it's because love works in a different way. We are always asked to look at what happens to people. You see, yun yung isang malaking kasalanan po natin. Yung sinasabi ko, when we use our status to take advantage of people, alam niyo po yung palagi dapat challenge sa atin, tignan po yung ano nangyayari sa mga hindi natin katulad. When we learn how to look at people who are not like us, we become better. Now, what's so hard about looking at other people who are not like us? It takes a lot of humility. Madali mahalin ang mga taong nagmamahal sa atin eh. Tanong, di ba ngayon, lagi natin sinasabi, kung may ayaw sa'yo, ayaw ko rin sa'yo. Di ba? Yung ganon. Pag ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Now, ito po yun. Kung ayaw sa'yo ng tao, kasalanan mo ba yun o hindi? Sabi nyo isa, oo, pangit ka eh. Hindi. Kasalanan yun ng tao. Bakit? Kasi ang buhay ay balanse eh. Kung may pangit na nangyari sa buhay ko, may pangit na nangyari sa buhay niya. Now, we all have a choice in life. Do we look at the negatives or do we look at the positives? By the way, that's the reason why we have stories like the Avengers. Why does the Avengers make so much money?
Ika nga nila, di ba? Sabi ni Francis Ford Coppola, sinisira daw po ng Martin Scorsese pala. Sinisira daw ng Marvel ang buong movie-going industry. Sabi ko, mali rin siya eh. Bakit? May sinasalamin ang Marvel sa buhay ng tao eh. Now, it's sometimes, nandun siya sa mga action-action. Pero napanood nyo na ba yung Spider-Man? Gusto nyo kwento ko na? Sabi, wag. Wala pa, hindi ko pa napapirate. Ay. Ne. Joke. Hindi, kasi napanood ko po siya sa sinehan eh. And you know what's so funny about this Spider-Man concept? Sabi mo, it's not action. It talks about something so different from action. Now, look at it in terms of the Avengers. Bakit sobrang ganda ng Avengers? Di ba kasi, si Captain America, ano ugali ni Captain America? Walang nanood ng Avengers dito? Kayo yung mga tao, yung natitirang tao sa buong Pilipinas, di nanood ng Avengers? Hindi. Si Captain America, sobrang tuod. Sobrang proper. Nakakatawa nga eh, kasi meron isang scene sa Captain America Civil War na yung binabasa daw niya yung accord sa sinulat ni Iron Man. 'Di ba tayo, pag may pinapapirma sa atin, diretso tayo sa pirmahan. Sino ba dito nagbabasa ng terms and agreement, 'di ba? Wala naman, 'di ba? Doon sa scene na yun, binabasa talaga ni Captain America. Ganong klaseng tao siya. Yung sobrang diretso, sobrang proper. Now, si Iron Man, ano meron sa kanya? Di ba? May pagkaloko-loko siya. Manginginom, masamang tao, pero grabe yung heroic heart niya. Kaya sometimes the worst people can be the greatest heroes. Di ba yan ang message ng Iron Man? Oh, ano meron kay Hulk? Si Hulk, ang pinaka nangangailangan ng stillness is the key. Di ba? Kasi sabi niya, what's your secret? I'm always angry. Oh, di ba? Paano mo kukunin yung heroism ni Captain America if we cannot understand also his downside? How do we get the heroism of Iron Man if we're not able to understand he's also a weak man? How do we get the heroism of the Hulk if we only judge him by his anger? Iyan ang kasalanan natin. We always judge people on their negatives. But that's precisely the opposite of what Jesus did. Isipin nyo, no? Makakita siya ng isang babaeng, well, sa Tagalog, babaeng mababa ang lipad. Pagpunta sa kanya, sa harapan niya, yung babae umiyak, ginamit yung buhok niya para pampunas ng paa ni Jesus. By the way, in Middle Eastern culture, a woman's hair is never shown. Because if you show your hair, that automatically makes you a prostitute. Yes. That's why in 1 Corinthians chapter 11, one of the topics was the fact of head covering for the women of the church. It was so important a facet that Paul even had to write about it. So when the Pharisees around him saw, sabi, grabe oh, kung kilala lang ni Jesus kung anong klaseng tao to. Di ba? Yun yung sinabi ng mga religyoso. Kung alam lang ng Diyos yung ginagawa na masama ng tao na to. Di ba ganyan tayo sumagot palagi? Huh? Pabait-bait ka kung alam lang ng mundo yung ginagawa mo eh. Actually, mabaho kilikili mo, amoy sinigang eh. Yung mga ganun. Personalan yung datingan. Pero anong sabi ng Diyos? They will never forget this act that you have done. That's why we have always connected the woman and the alabaster jar with worship. Imagine if we were judgmental like all the Pharisees. E di kawawa po tayo. You know, that's the reason why we're called to take away our blind spots. The walk of love asks us to say, ano kaya ang pwedeng panalo dito sa tao na to? It asks us to reserve our judgment. Now, how do we do that? In a practical application, tignan natin ang John chapter 13.
Now, dito sa John chapter 13, meron po tayong halimbawa talaga kung paano ginawa ng Diyos yung kanyang pamamaraan ng pagtanggal ng blind spots ng tao. Now, sabi po dito, before the festival of the Passover, Jesus knew that his hour had come to depart from this world and go to the Father. Alam niyang mamamatay na siya. Now, tingnan niyo po itong linya na to. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Na hanggang sa dulo ng buhay po ni Jesus, gusto niya magbahagi ng mensahe. The devil had already put it into the heart of Judas, son of Simon Iscariot, to betray him, and during supper, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, got up from the table, took off his outer robe, and tied a towel around himself. Do we want to know how to be able to take away our blind spots? Find the chance to tie a towel around yourself and serve those whom you judge. Yung pinaka hindi natin alam at naiintindihan na tao, subukan yung pagsilbihan. Kaya grabe po yung pagkakaiba ni Jesus eh. Diyos ka. Leader ka. Bakit ikaw yung naghuhugas ng paa ng tao? Hindi, kasi gusto niya maintindihan eh. Gusto niya ipakita sa mga tao paano ba natin maunawa ng isa't isa. You know, that's something that we have a very difficult time doing now. Di ba po? Madali kasi pagsilbihan ng mga taong gusto natin. Alam niyo po, ang totoo, paano natin pagsisilbihan ang mga taong hindi natin gusto? Then, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with a towel that was tied around him. He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, are you going to wash my feet?" And Jesus answered, you do not know now what I am doing, but later you will understand. And Peter said to him, "You will never wash my feet." Jesus answered, "Unless I wash you, you have no share with me." Now, meron po ditong happening, no? Meron ako papakita po sa inyo. Sabi ko po, no, para magkaroon tayo ng unawaan, kinakailangan natin magtali ng tuwalya sa ating bewang at magsilbi sa tao. Pero alam niyo po, minsan, bakit mahirap magsilbi sa kapwa? Alam niyo po, dahil rin po siya sa ating yabang. Bakit mahirap magsilbi? Kasi kakaiba ang yabang na meron sa tao. By the way, yabang has nothing to do with seeing ourselves too highly. It has only part to do with seeing ourselves too highly. Another part is seeing ourselves too low. Now, ito tanong. Bakit kaya si Pedro, sabi niya kay Jesus, "Hindi mo kahit kailanman mahuhugasan ng paa ko"? Mga Pilipino kayo, hindi niyo naintindihan bakit? Sabihin na natin, sino ba ang kilalang tao ngayon? Sige, magbigay kayo ng iniidolong tao. Nagbablanko ako. Sino ba mga iniidolo ngayon? Ha? Sino? Si Pacquiao. Sino, ano yung sabi ng iba? Hindi ko marinig ako ganito. Ha? O sige, sabihin na natin si Pacquiao. O, di ba? Si Pacquiao, pag makita nyo, anong gagawin? Makipag-picture ba kayo? Hindi. Marami makikipag-picture, di ba po? Now, tanong, paano kung si Pacquiao dumating sa harap mo at ginawa ni Pacquiao, hinugasan niya paa mo? Anong response mo? Ay, wag, nakakahiya naman, di ba? Di ba? Now, imagine Peter having that same exact reaction to Jesus. Si Jesus pupunta, huhugas mo. Ay, wag, nakakahiya. Di ba? Now, ano ang sagot ni Jesus dun?
kung hindi ka magpahugas sa akin, wala kang parte ng kahit anuman galing sa akin. Why? You know, sometimes what's the problem of ego? Ego sees ourselves too high and also too low. Ano yung sabihin po niyan? We are unable to live with grace because we feel we do not deserve it. We are unable to live in grace because we also feel we do not deserve it or that other people do not deserve it comes from us. Both ways. Alam niyo anong problema ni Pedro? Yabang eh. Tingnan niyo yung katabi ninyo. Sabihin mo ang problema mo? Yabang mo pose. Huwag mataas at huwag mababa ang tingin natin sa isa't isa. You know, the ability to live with grace asks us to do what Paul said. I become all things to all men. Living in grace asks us to become all things to all men. Ano ibig sabihin po nun? If sometimes we need to make ourselves a fool, by all means. If sometimes kinakailangan natin magyabang, by all means. Don't forget, Jesus broke the rules to help people. We need to be able to do the same. You know, hindi ko makalimutan dyan yung kwento ni Wilt Chamberlain. Kilala niyo po si Wilt Chamberlain? Yung isa sa mga pinakamagaling na players ng basketball of all time. He had one of the most dominant seasons in history. 50 points a game mag-score si Wilt Chamberlain. Walang makapigil sa kanya. Except for one aspect. Siya yung pinakaunang hack-a-shack. Alam niyo po yung hack-a-shack? Yung ginagawa mo, kung hindi mo na siya malabanan, i-foul mo na lang kasi si Shaquille O'Neal hindi marunong mag-free throw. Diba? Si Wilt Chamberlain was even worse. He was a 26% field goal shooter sa free throw. Sobrang bulok maglaro. Now, ito yon. Sa halip nun lahat, meron siyang kaibigan. Ang kaibigan niya pangalan Rick Barry. Kilala niya si Rick Barry? Meron isang claim to fame si Rick Barry. Ganito siya mag-free throw. It is called the granny shot. Tira ng lola. Okay? So, paano ba mag-shoot ng free throw? Nakita niyo po ba mag-free throw mga tao? Naalala ko si Marlo Aquino, di ba? Meron pa yung ganun, 10 ikot sa bewang bago titira, di ba? Lahat ng tao may proseso. At syempre, papogi yan pag free throw kasi syempre, yung pinakamatagal yung camera sa'yo eh. Di ba? Pati sa ano eh, sa basketball game, di ba? Pag makascore ka, merong tinatawag na takbong mayaman. Syempre, may tayong mayaman na yun pagdating sa free throw, di ba? Papogian. Eh, paano kaya kung tumayo ka dun? Mukha kang ewan, di ba po? Sabi ni Rick Barry, Sir, paring Wilt, alam mo ba, matutulungan kita. Tara, practice tayo. Nag-practice sila, tinuro po ni Rick Barry kay Wilt Chamberlain yung pagbato ng ganun. Alam nyo po, sabi ni Wilt Chamberlain, sige, wala na ako masolve eh. Hindi ko na alam paano ayusin to. So, ginawa niya. Tapos, ano nangyari? Nung ginawa niya, within one season, yung 25% niya na free throw, umabot po ng 60%. And in one game, he set the record for the most number of free throws ever sunk. In one game. Pinakamaraming na-shoot na free throw. Now, nice story, di ba? After that season, anong ginawa ni Wilt Chamberlain? Bumalik siya sa pag-normal na free throw. Bakit? Sabi niya, nakakita siya ng picture niya na nakaganito. At sabi niya, mukha akong ewan, ayoko na lang. So, sa isang season na 60% shooter siya, bumalik siya sa 25%. Bakit? Ayaw lang niya magmukhang ewan. You know, sometimes that's our problem. Ayaw natin magmukhang ewan. May mga bagay na kinakahiya tayo. May mga bagay tayong ayaw balikan. May mga alaala tayong gustong ibaon sa limot. Maybe some of us feel natin kasi nakakahiya yung pinanggalingan natin. Maybe some of us ang pakiramdam natin galing kasi sa mababa.
pansinin po natin, ang dami po nating bit-bit po ng mga bagay that are stopping us. You know, that's the reason why Jesus was such a wonderful character. Pag inintindi natin, anong ginawa ni Jesus? Number one, he was born in scandal. Diba? Walang tatay. Born out of wedlock. Number two, refugee, tumakbo, papuntang Ehipto. Number three, blue-collar worker. Ang ibig sabihin nun sa mga Hudyo, hindi ka good enough. Because if you were the best of the best, you become a rabbi. If you're not the best, you become a worker. So, unang-una, pinanganak sa skandalo. Pangalawa, dayuhan pa siya, refugee. Pangatlo, galing sa mababang estado sa buhay. Pero sa kanyang kalagayan, ginamit niya ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagkakilala sa sarili niya upang baguhin yung buong mundo. Bakit? He picked a number about 12 people who also were not the best of the best. Paano natin alam? They're all workers. And he changed the world. Gusto niyo malaman sino ang pinakamagaling sa 12 disciples? Gusto niyo malaman? Isa, si Judas Iscariot. Siya ang pinakamagaling. Siya ang pinakamataas ang estado sa buong grupo na yon. It was Judas Iscariot. So ano yung sabihin po nun? Mag-ingat kayo sa mga nagmamataas. Bakit? You know, the way to destroy the ego is to accept that you are accepted. Minsan, sasabihin natin, hindi naman ako mayabang eh. Pero ang ego, hindi lang siya yabang. It's also looking at ourselves too low. Undeserving. That's why the word that Jesus kept on using was the word agape. Tignan niyo po ito. If you were to read the Gospels in Greek, you would find the word agape used again and again to describe the love that defines the kingdom. In ancient Greece, alam niyo po ba agape was not used for people? Agape referred to the value placed on jewels and other precious objects. In other words, pag meron kang tinitingala, binibigyan ng halaga, yun ang agape. This nuance fits the Gospels where Jesus places high value on people who are normally rejected. He sees through surface problems of illness, weakness, and failure. Walang mababa sa tingin ng Diyos. Because ang nakikita niya ang brilyante sa gitna ng tao. Agape is an alternative to hatred, suspicion, judgment, and paranoia. It is less an emotion and more an orientation toward life. You face the world with an open heart rather than with a suspicious or punitive one. You don't reject and distance the world from you, but rather embrace it. Tanggapin natin! Kahit saan tayo nang galing! Kahit anong nagawa natin, tanggapin natin! Bakit? Magagamit at magagamit ng Diyos rin yan eh. You know, why did I say that film is a way for us to grow empathy? Alam niyo po ba, yung nagkakaroon lang tayo ng affinity sa mga taong parehong pinagdaanan sa atin? So anong gagawin mo pag hindi mo maunawaan ng taong hindi pareho pinagdaanan sa'yo? Ito lang yun, panuurin mo sila. Pag nakita natin sila kumikilos, nakita natin yung ginagawa nila, nagkakaroon tayo ng konting pakialam sa kanila eh. Now, what does that mean? It means whatever we have gone through in life is allowing us to care and minister to other people who have gone through the same thing as us. May problema ka? Guess what? Siguro may 1,000,000 taong kapareho ng problema sa'yo. Now, nakahanap ka ng solusyon sa problema mo? Tignan mo, magagamit ng Diyos yan para matulungan sila. You know, there's this is something that I don't really talk about too much, but like,
isa sa mga programa natin na alam mo inaaral ko at medyo may respeto ako for is called the Alcoholics Anonymous. Alam niyo yung Alcoholics Anonymous, 'di ba? Isang grupo ng mga dating addict tumutulong sa kapwa addict. Bakit? Kasi tayo, pag tinignan natin sila, agad-agad ang baba ng tingin natin sa kanila eh. Pero tao rin sila, di ba po? So, sino makakatulong sa kanila? Yung mga nakalampas sa parehong problema nila. Now, tingnan nyo yung katabi ninyo. Siguro naman hindi yan alcoholic. But I'm sure may pinagdaanan yung mga tao na yan. Now, maybe some of us nakalampas. Maybe some of us pinagdadaanan natin ngayon. Kung nakalampas na po tayo, isa po itong sinyalis galing sa Diyos na sinasabi, tulungan mo ang mga dumadaan sa parehong problema mo. Pag hindi pa nakakalampas, yaan mo. Hindi nakakabawas sa pagkatao mo yan. Kinakailangan mo lang lampasan. In the kingdom, you reach out precisely toward those who in ordinary reality are ostracized. Ito yung sinasabi ko. Bakit may problema ang pagmamahal sa atin? In English, the word love sounds sentimental. If you think of love primarily as an emotion, you may work yourself up to feel something for other people without changing the way you live. Emotion eh. May naramdaman na ako. But the agape of the Gospels is not just a feeling. It's a stance, a position, an evaluation that generates respect. If you probe deep enough into this important question of love, you see that you cannot love another person unless you love yourself. I might prefer to say love your soul because this is not a selfish love that we're talking about. Yun yung punto niya, hindi to selfish. It is to see ourselves precisely as who we are. It also works in the other direction. You cannot love yourself unless you have the openness to love another. These two are inseparable, and if it seems to you that you're doing one and not the other, you are probably weak in both. John 13:34-35 says, I'm giving you a new commandment that you love each other. As I have loved you, you love each other. In this, everyone will know that you are students of mine, that you have love for each other. Each and every time, agape ang ginamit po niya. Agape is not a desire to possess or to have gratification. Its first meaning is to show affection. Secondarily, as we saw, it can also mean to treat as precious. Jesus' way is a philosophy of affection, a matter of heart and soul. It is not an abstract love as merely wanting the best for humankind or striving toward an ideal. Jesus' example shows that agape is genuine acceptance of those who are rejected and judged and a warm embrace of a variety of people and consistent attention to close friends. Sundan niyo lang po ako. Malapit na po to. John 14 verse 21 says, Whoever has my instructions and follows them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I will love him, and I will make myself visible to him. This entire passage is saturated with the word agape and suggests that observing this law of love means that you will be loved absolutely by the very source of life. Life itself will love you if you live by the rule of love. Again, we have to find a way to imagine this reciprocal kind of love in an absolute sense without sentimentality. Perhaps the theologian Paul Tillich expressed this best when he put it in the passive voice, saying that in the context of this agapic philosophy, you will feel accepted for exactly who you are. You will not judge yourself badly for your mistakes, but at the deepest possible level, will feel received and honored. It strikes us when, year after year, the longed-for perfection of life does not appear. When the old compulsions reign within us, they have for decades. When despair destroys all joy and courage. Sometimes at that moment, a wave of light breaks into our darkness
And it is as though a voice were saying, you are accepted. We are accepted by that which is greater than you, and the name of which you do not know. Do not ask for the name now, perhaps you will find it later. Do not try to do anything now, perhaps later you will do much. Do not seek for anything, do not perform anything, do not intend anything. Simply accept the fact that you are accepted. If that happens to us, we experience grace. After such an experience, we may not be better than before, and we may not believe more than before, but when we accept that we are accepted, everything is transformed. The way for us to take away our blind spots in life, para makita natin ang mga pinagdadaanan ng mga taong hindi natin katulad, begs us to ask the question first. Anong parte ng buhay natin ang kinakailangan hugasan ni Panginoong Jesus? Sa iba sa atin, siguro yabang. Masyado mataas ang tingin natin sa sarili natin. Pero sa iba sa atin, siguro masyadong mababa ang tingin natin sa ating sarili. Masyado natin kinakahiya ang pinagdaanan natin. Masyado natin kinakahiya ang ating pinanggalingan. Pero huwag natin kalimutan, para sa mga taong tulad nito, dumating ang Panginoong Jesus dito at binigay ang kanyang buhay at pinakita ang kanyang pagmamahal. You see, just because we are misunderstood does not mean we are incapable of doing good. Just because we are misunderstood does not mean that we are not in ourselves good. We need to have the humility to accept. Kahit na iba ang tingin ng tao sa atin, that does not take away from who God intended us to be. And God intended us to be a blessing. Sana po, hindi magbago ang ating tingin sa sarili natin dahil iba ang tingin ng tao sa atin. Sana po makita natin at madiskubre natin ang tingin ng Diyos sa atin. You know, I'd like to end with this. Maybe some of you have heard what the number one song in the Billboard Top 100 is. It comes from a movie called Encanto. At dito po sa kwento ng Encanto, it talks about the family of Mirabel. And this family is a magical family. Lahat sila may kapangyarihan except for Mirabel. Isang malaking pamilya, lahat sila may kapangyarihan dahil yung lola po nila ay tumakas. At nung tumakas siya galing sa mga kasamaan ng buhay, prinotektahan siya ng isang engkanto. Yung engkanto na to ay nagbigay sa kanya ng biyaya at yung buong pamilya niya nabiyayaan. Kaya sabi niya, gagamitin natin tong engkanto na to upang matulungan ang mga tao sa ating paligid. Ngunit, sa gitna nun, nagkaroon sila ng isang kapamilya na walang kapangyarihan. Pangalan po ay si Mirabel. Kaya si Mirabel, kahit na wala siyang kapangyarihan, sabi niya, ang pamilya namin tumutulong. Gusto ko rin tumulong. Pero minsan, sa kanyang pagtulong, naaasar yung mga tao sa kanya. Kasi sabi niya, wala ka namang kapangyarihan, ba't ka nagsusubok-subok? Tumigil ka na. Eh si Mirabel, hindi niya matanggap po yun. So nagsimula siya mag-isip. Eh ito problema. Nagkaroon po ng isang problema yung pamilya. Yung engkanto humihina at yung kanilang bahay na binigay ng engkanto ay nawawasak. So sinubukan niya maghanap ng paraan para isolve yun. Nalaman-laman niya, meron siyang isang tsuhin na nalaman na pala na may problema yung pamilya. At umalis. Ang pangalan niya kanyang tiyo ay si Bruno. So dahil hindi po niya nakilala si Bruno, nagtanong siya sa pamilya niya, sino si Bruno? And the song that came out was called We Don't Talk About Bruno.
It is now the number one song in the Billboard Top 100. It is the first song that became the number one from Disney since A Whole New World. 1993 yung last time. At yung Let It Go, yung How Far I'll Go, wala pala yan, hindi pala yan umabot na number one. Ito lang yung sunod. And people are asking, why? Bakit? Bakit ito naging number one? Now, ito po, no? Paparinig ko po sa mga nandito kung ano yung kanta. Sa ating mga kasama sa live stream, we're sharing the links for you to check it out on YouTube kasi the song quality will be changed through the stream. No po? Pero yung mga nandito po, tignan nyo po yung kanta. Can you please have We Don't Talk About Bruno? Ano ang kwento po ni Bruno? Lahat ng sabihin niya nagkakatotoo. So sinabi niya mamamatay yung isda, namatay yung isda. Sinabi niya isa tataba, tumaba. Yung isa makakalbo, nakalbo. Lahat ng sinabi niya nagkakatotoo. At dahil doon, hindi alam ng mga tao kung anong ang gagawin sa kanya. Kaya siya umalis. E ang problema, sa isa sa mga prophecy na nakita ni Bruno, nahanap po ni Mirabel. At nakita niyang basag-basag yung bahay. Akala po niya, dahil ang tingin po ng buong village po nila na masama si Bruno, dahil ang kanyang sinasabi ay nagiging totoo, tinulak nila siya palalis. Now, sabi ko nga, bakit naging number one yun? It goes against all rules, by the way. Nung ginawa daw po nila yung Colors of the Wind, naalala niyo po yun? Gusto niyo kantahin ko para maalala niyo? Wala akong kakampi dito. Joke lang. Nung ginawa nila yung Can You Feel the Love Tonight, ginawa nila silang sobrang generic para kahit hindi mo napanood yung sine, maintindihan mo. Ito, pag hindi mo pinanood yung sine, medyo hindi mo maintindihan kung ano yung kwento eh. Dahil yun yung kanta eh. Pero, bakit naging number one? Because of a truth that sits in the heart of the song. Ano yung truth ng kanta na yun? It is the song that talks about something we all feel. Once upon a time, we were judged. Once upon a time, the world did not understand us. Sometimes it's our own family who doesn't understand us. Sometimes it's the friends that we have who don't understand us. By the way, that's the reason why Jesus was never understood by his family. He was in the middle of his work, his mother and siblings come. And sinabi sa kanya, Jesus, your mother and brothers have come. Sabi, who is my mother? Who are my brothers? But they who hear my word and do it. That's the reason why when Jesus spoke in Galilee, he was not welcome. It was always when he went out that he was welcome. Lahat ng tao na nakita yung ating pagkahina, yung ating pinanggalingan, mababa ang tingin rin sa atin eh. Now, that's normal. We have not gotten to the point as to why We Don't Talk About Bruno is worth mentioning. Now, pag sinabi natin ayaw tayo ng tao, anong response natin? Edi ayaw ko rin sa'yo. Pag sinabi ng tao na hindi mo kaya, anong sagot mo? Bahala ka sa buhay mo. Pag ako manalo, huyo ka sa akin. Di ba? But that's not humble love. That's not a return to roots to Jesus. That's not going to bring us to the walk of love. Finally,
nung nasisira na yung bahay nila Mirabel, si Mirabel nalaglag sa isang butas at napasok siya sa in-between ng bahay. Ito yung pader, ito yung frame ng bahay, merong kahoy at nandun siya napasok dun sa gitna ng kahoy at saka ng pader. Nung nalaglag siya dun, may nadiskubre siya. May nakatira dun sa kilikili ng bahay. Yung akala nilang umalis at tumakas at masama, nanatili sa loob ng bahay. Pero hindi na nagpakita kahit kanino man. At anong ginawa niya? Dahil ganun pa man din ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya, kahit na hindi siya makita na mabuti at nakakatulong, pagtulog ang lahat, nire-repair niya yung bahay. Pag walang nakatingin, tumutulong siya. Nilayo niya lang sarili niya para hindi maramdaman ng mga tao yung kasamaan galing sa kanya. Hindi pala ang sinasabi niya yung nagkakatotoo. Ang nakikita lang niya, sinasabi niya. He talks a truth that was hard to accept. Tingnan niyo, why Bruno left. Can you please have this next scene? Kahit hindi siya maintindihan ng tao, kahit when everyone assumed the worst, what did Bruno do? He did not allow other people's thoughts to interfere with his love. You see, that's called humble love. Hindi mo kinakailangan ng validation. Hindi mo kinakailangan masabihan ng good job. Hindi kinakailangan i-reciprocate pabalik sa'yo eh. In fact, that's what taking up the cross was. Kaya nga sabi ni Paul Tillich eh, hindi mabuti buhay mo, hindi ka magbabago, pero magbabago yung kalooban mo. You see, humble love asks us to take up our cross. Sana hindi tayo umasa sa response ng ibang tao para mag-decide kung anong klaseng pagmamahal ibibigay natin. Sana hindi tayo tumingin sa tao kung hindi tumingin tayo sa Diyos. When love is given out and given freely, it does not ask whether there is anything in return. And that's what the world needs today. Masyado nang maraming tit for tat, eye for eye, tooth for tooth. The Dida case says, we need to respond to evil with kindness. We need to respond to evil with kindness. We need to respond to evil with good. Why did Bruno become number one? Because it speaks a truth that we all know, but we do not want to see. Kahit na na-judge tayo, kahit na hindi maintindihan ng tao, magbabago ka ba? O dahil linagay ito ng Diyos sa ating puso, pinakita ng Diyos kung paano dapat magmahal, tutuloy-tuloy tayo kahit walang nakakapansin, kahit walang nakakasabing good job, at walang nakakasabing I love you back. Kaya inuulit ko, love is not an emotion. It is a stance of life. Tayo yan sa buhay. We either choose to love or we choose to not care. And it's very hard to live in a world that does not care. Sana po sa buwan ng pag-ibig, Feb-ibig, manalangin po tayo na palalimin ng Diyos ang pagsinta niya sa buhay natin. Na ilakbay po natin na hindi tayo magkaroon ng sentimental na pag-unawa sa pag-ibig, pero isang totoong naglalakad at naglalakbay. Nakikiisa sa lahat ng pinagdadaanan, nagtitiis kahit
sa hirap. Kasi yun ang totoong pagmamahal. Itong araw na to, it's just the beginning of the first 4 weeks of the month of February. Let's all pray that February will be strong 22. Tayo po lahat ay tumayo sa ating pagtatapos. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa araw na binigay niyo po na kami po ay magtipon-tipon aming Ama. Salamat po, Panginoon, O Lord, sa pagkakataon na ito, O Lord, na amin pong pwedeng simulan ang buwan ng Pebrero ng tama. Dahil, Panginoon, aming Ama, sa buwan ng pag-ibig, saan pa po ba kami titingin kung hindi yung sa pinakamagandang halimbawa ng pag-ibig? Salamat po sa inyong pagbigay ng inyong bugtong na anak na siya nagpapakita po sa amin ng landas. Dahil Panginoon, minsan sa aming mga karamdaman, ang pakiramdam po namin aming Ama ay wala nakakaunawa sa amin. Ang pakiramdam po namin aming Ama ay dapat lang namin alagaan ang sarili. Ngunit pinakita po ninyo ang pamamaraan ng pagbuhos ng sarili. Na binuhos niyo po ang lahat, walang tinira. Na hanggang kamatayan, Panginoon, sinundan po ninyo. Dahil ganun pa man din ang inyong pagsinta sa amin. Kaya tulungan niyo lang po kami, Panginoon, na sa aming lakbay, turuan niyo po kami magmahal tulad po ninyo. Natanggalin po namin, Panginoon, ang aming mga kahihiyan, ang aming kayabangan. At magpakatotoo aming Ama sa inyong tingin po sa amin nang kami po'y makapagmahal ng tama. Na kami po, Panginoon, kahit saan man kami nang galing, kahit anuman ang aming pinagdaanan, kahit anuman, Panginoon, na aming Ama, buong puso po ninyo kaming kinikilala, minamahal, at pinapaalala po ninyo na kami po ay may halaga. Agape. That which is precious. Kaya Panginoon, aming Ama, tulungan niyo po na sa aming paglakbay, may pakita po namin sa mundo ang aming halaga. Sa pamamaraan ng pagsilbi, sa pagtali ng tuwalya sa aming mga bewang. Na aming Ama, kahit malagay po kami sa sitwasyon tulad ni Bruno, na ang buong lugar ay kinakalimutan po kami, hindi na iintindihan, Panginoon, huwag niyo po kami payagang tumigil. Kundi tulad ni Bruno, Panginoon, magpatuloy magsilbi, magpatuloy magmahal, dahil hindi po ito tungkol sa kanila, kundi tungkol sa amin. At sa aming lakbayin, na konti-konting napapatulad po kami sa inyo. Kaya salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Sa aming paghiwalay po, samahan niyo lang po ang bawat isa. Patuloy niyo lang po kami panghawakan. Suportahan, palakasin. Para po, Panginoon, patuloy rin po namin mabigay ang dapat po namin mabigay sa bawat sandali. Panahon, kalakasan, at pagmamahal. At sa aming pagbigay ng mga ikapot handog ng pag-ibig, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na makiisa sa iyong kaharian sa mundong ito, O Lord God, at sa iyong gawain. Salamat po at maingat lang pong binabalik lahat ng papuri pagsamba sa iyong matamis na pangalan po kami nananalangin isang Diyos magpakailanman. Amen at amen. Samahan po kayo lahat ng Diyos and God bless.
Isang magandang araw po muli.